naging masaya ang Salamat PRRD naman event sa Quirino Grandstand na idinaos kahapon. At present sa naturang event ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagbigay din ng pasasalamat sa serbisyo at sakripisyo ng Pangulo sa loob ng 6 na taon, si Alan Francisco Zanitalie. Rise and shine, Alan! Todo suporta ang mga cabinet secretary sa Salamat PRRD event sa Quirino Grandstand kahapon. Kabilang dito, sina outgoing PCOO Secretary Martin Andanar, DSWD Secretary Rolando Bautista, DHSUD Secretary Eduardo Del Rosario, at DILG Secretary Eduardo Año. Present din si DOH Secretary Francisco Duque. Naroon din sina dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, si dating PACC Chairman Greco Bellica, at DTI Secretary Ramon Lopez. Si Presidential Advisor on COVID-19 Response Secretary Vince Dizon naman, tinawag na pinakamagaling na presidente sa kanyang kasaysayan, si Pangulong Duterte. Talagang napaka-swerte ng bansang Pilipinas sa pinakita mong liderato ngayong 6 na taon to. Pero syempre, kailangan mo nang magpahinga. You deserve it so much, Mr. President. Habang sina Finance Secretary Carlos Dominguez at Vaccine Czar Carlito Galvez, nagpaabot ng pasalamat kay PRRD. Hindi ko po kayo malilimutan. At kayo po talaga ang isa sa pinakamagaling na presidente na nalaman ko po sa ating bansa. Without your support, we would not have been able to achieve half of what we did. So thank you again, and please, the country owes you a big applause. Binigyan din naman ni DILG Undersecretary Martin Dino na hindi nasayang ang kanyang naging sakripisyo sa presidente. Hindi nasayang ang sakripisyo ko during the time na nag-file ako ng candidacy para pumalit ka. I'm very, very proud of you. Nagawa natin lahat ang pinangako natin sa ating mamamayan at sobra-sobra pa. Ang iba pang naglingkod din sa gobyerno sa ilalim ng Duterte administration gaya ni na dating DOTR Assistant Secretary Gades Libiran at dating Build Committee Chairperson Ana May Lamentillo, nagbigay din ng kanilang mensahe para sa Pangulo. Never have I seen any president na ganyan yung vigor sa pagtatrabaho. Yung ano niya, yung kanyang confidence, yung kanyang sakripisyo, hindi talaga matatawaran. After working with him for more than five years, talagang makikita mo kung gaano siya kaseryoso sa trabaho niya. Laging una ang Pilipino. Para naman sa isang appointee na si PTV General Manager Kat Di Castro, karangalan ang makapaglingkod sa isang tulad ni PRRD. Matapang din ang kanyang naging pagkasalarawan sa presidente. Kasi talagang he was a really good president. Marami siyang pagmamalasakit sa mga tao. Kaya talagang mamimiss namin siya. Kapag meron siyang kailangan gawin para sa bayan, gagawin niya ito dahil mahal niya ang ating bansa. Ang ilang government official talagang tinapos yung event na ito dito yan sa Quirino Grandstand. Sabi nga nila, isa lang ito sa mga paraan para maipakita ang suporta sa Pangulo na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Samantala, si Atty. Trixie Cruz Angeles ay dumating din para magpakita ng suporta kay PRRD. Naglingkod din sa ilalim ng PRRD administration si Atty. Angeles at ngayong papasok na administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos ay siya ang tatayong press secretary. Tiyak aniyang malulungkot siya sa pagbaba ng presidente dahil mamimiss niya ang pagiging leader nito. Hindi man kami personal ang magkakilala. Siya yung presidente ang unang-unang para sa akin nag-deserve ng matawag ng mahal na Pangulo. Kasi mahal talaga siya ng taong bayan. Kasi on his part, siya din naman, inisip niya parati ang taong bayan. Si Senator Aimee Marcos din ay bumisita sa nasabing event. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.